guys! For today's video, magluluto tayo ng ginataang laing. Madali lang to iluto guys at may process ako na ituturo sa inyo para hindi makati sa dila. So let's Ito nga pala guys, yung dahon ng gabi at papakuluan lang natin to. Nilagay nga namin sa malaking kaserola kasi sobrang dami ng maluluto namin for today's video. Ito nga pala yung itsura niya kapag kumukulo na at lumalambot na yung ating gabi. Ngayon tapos na natin pakuluan ng husto, i-strain naman natin at pipigain to ng maayos dito sa strainer para mawala talaga yung katas niya. O baka nagtataka kayo guys, bakit to pinakuluan pa at i-strain pa ng maayos? Ito ay para mawala yung kate nung laing o nung gabi natin. Dahil kapag hindi natin ginawa yung proseso na to, naku, makati sa dila to pag kinain. Minsan nga ay gumawa na kami nito at hindi siguro namin nagawa ng maayos yung proseso kaya naman nung niluto makati pa rin siya sa dila at hindi talaga makain dahil sobrang kate. Kaya tinandaan na namin yon at hindi na talaga kami magluluto ng ganito na hindi gagawin ng tama yung proseso. At ayun, habang pinapatulo pa nga yung dahon ng gabi ay magkigisa na tayo dito. Naglagay lang tayo ng mantika, hihintayin lang natin uminito at ilalagay natin ng napakaraming bawang. Napakarami nga pala nito guys kasi napakarami din ang ating gabi na gagawin. Hintayin lang nga natin ito mag golden brown at pag golden brown na pwede natin ilagay ang ating sibuyas. Ayan at hintayin lang din natin yung sibuyas na mag transparent. Tapos pwede na natin ilagay yung ating sangkap. Ang ilalagay nga pala namin dito guys ay alimasag. Pinakuluan na nga pala kanina yan guys sa tubig na may asin kaya goods na yan. At ngayon nilalagay na yung dahon ng gabi. Lalagay nga pala lahat to dito at pagkakasyahin namin. Madami-dami nga to at mamaya ilalagay pa natin yung gata. Buti na lang medyo malalim yung aming ginamit na kawali. At ayan, nilalagay pa ng nilalagay yung mga gabi. Talaga namang siksik ito at napakadami talaga ng aming nabili. 3 kilong laing nga pala guys, ito ang aming gagawin kaya naman talaga namang sobrang dami. At ngayong nailagay na nga lahat ng dahon ng gabi, salamat naman at nagkasya silang lahat, ilalagay na ang kakang gata. Ito yung unang piga ng nyug guys. Mahigit 1 kilo nga palang nyug ang nilagay dito guys at piniga kaya naman sobrang creamy ng kinalabasan at ang bango-bango talaga. Ayan, at ngayon, hinahalo lang ng pakonti-konti para naman mag-spread ang ating gata. Ayan. At ngayon, itatakpan muna natin at hihintayin lang natin kumulo. Ayan, kapag ganyan nakakulo, ay hahaluin lang ulit natin ng pakonti-konti. Huwag masyado guys kasi baka naman madurog sila ng husto. Ngayon, lagyan natin ng asin. At nilagyan lang din ito guys ng betchin. So ayan lang naman yung pangapampalasa na ilalagay natin. Tapos haluin na natin. Mas maganda gumamit kayo ng 2 sandok katulad nito para hindi masyadong madurog. Pero maayos ang pagkakahalo ng ating laing. Dito nga pala sa amin guys, ang tawag dito ay ginataang laing. Sa inyong lugar, anong tawag dito? Ang napili nga naming ilagay dito ay alimasag pero pwede rin ditong maglagay ng tinapa. Yung ibang nilalagay nila ay baboy o di kaya naman ay alamang. Ito ay depende pa rin sa inyo. Pinakulo lang natin guys at pwedeng pwede na ito dahil luto na ito agad. Tada! Ito na ang ating ginataang laing. Sobrang sarap, sobrang bango at perfect na perfect to sa mainit-init na kanin. Kaya naman kung nagustuhan nyo rin to guys, magluto na rin kayo. Thank you for watching. God bless us more. Bye!